Totoo nga ba o pinaglalaroan lang si Rico ng kanyang mga mata? Alam naman natin na malupit magbiro ang mga anino at ang mga hindi nakikitang galamay na pinakikilos ng misteryosong gabi. Mabalahibo, mahabang buntot, may mga kumikinang na mga kuko. Anong uri ng hayop sa kagubatan ba ito? At mas nakasisindak pa ba ito sa tao? Lane, buksan nga itong pinto! Pinapapak na ako ng lamok din sa labas! Napakabagal mo! Bakit ba? Hoy! Anong gusto mo? Tumakbo ako sa pinto? Tingnan mo itsura mo, lasing ka na naman! Ano na naman, ha? Tumulbi ka nga. Nantok na ako eh. Palagi ka na lang ganyan. Napapabayaan mo na ang negosyo natin. Wala ako napapabayaan. Naglilibang lang ako. Naglilibang? Naglilibang ka lang? Hindi mo alam na umatras na yung kliyente na inaasahan natin? Hindi na sila bibili ng supply sa atin. Kumuha na sila ng ibang supplier. Ano sabi mo? Huh? Bitiwan mo ako, nasasaktan na ako, Alvin. Hinayaan mo umatras ang kliyente natin? Hindi ko yun kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang gusto nilang katransaksyon. Pero anong ginawa mo? Inuna mong pakikipag-inuman kesa siputin sila sa usapan. Ikaw ang may tungkulin makipag-usap sa kliyente. Ikaw ang gustong kausap ng kliyente. Tama na! Natuturete na ako sa'yo, Elaine! Sige! Ituloy mo yung ginagawa mo. Sirain mong buhay mo. Sirain mong negosyo natin. Magpakalulong ka sa alak. Hanggang tuluyang mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ma, bakit ka nag-empake? Aalis na ako, Rico. Sumama ka sa akin, anak. Iiwan mo si Papa? Makikipaghiwalay na ako. Hindi ko na kayang ugali niya. Pero Mama, saan ka naman pupunta? Sa lola mo. Uwi muna ako sa lola mo. Sumama ka sa akin, Rico. Pero Ma, pag iniwan natin si Papa, lalo siya maglalasing. Hindi na siya nag-iisip ng tama. Alipin na siya ng alak. Mama! Alam ko, naiintindihan kita. Mahal mo ang Papa mo. Eh Mama, hindi naman po siya dating ganito eh. Yun na nga eh, dati siyang responsable, mabait, maalalahanin. Pero mula nung malulong siya sa paglalasing, hindi na siya nakikinig sa katwiran. Ma, kung iiwan natin siya, lalo lang nga siya maglalasing. Pero hindi ko na kaya, Rico. Kailangan ko munang lumayo, anak. Hindi ko na kaya ang araw-araw naming pag-aaway ng Papa mo. Elaine, hindi ko pwedeng tignan si Alvin kung hindi siya kusang magpapatingin sa akin. Pero nasisira na ang negosyo namin. Nawawala na kami ng kliyente. At ang higit na inaalala ko, pati ang pagsasama namin. Nasisira na rin, Dok Janine. Naintindihan kita. Ikaw lahat ang nag-aabsorb ng nangyayari. Pero sa tingin ko, tama na ikaw muna ang lumayo para makapag-isip-isip si Alvin. Pero huwag mong ilihim kung saan ka pupunta para manatiling bukas ang communication sa pagitan ninyong dalawa. Salamat, Alvin. Bumisita ka rito at kasama mo pa si Rico. Ilang araw nga akong may hangover. Sakit talaga ng ulo ko. Kanina lang nawala. Ano ang may tutulong ko, Alvin? May gusto sana ako itanong eh. Sige. Ano yun? Pumunta ba rito si Elaine? Well, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Oo, bumisita rito si Elaine. Humingi siya ng payo. Ang sabi ko sa kanya, hindi niya kailangan ng counseling. So, ako may kailangan ng counseling? Hindi ko masasagot yan. Unless mag-volunteer ka ng information. Mga kaibigan ko kayo. Pero unless kayo mismo ni Elaine ang humingi ng advice ko, hindi ako makikialam sa problema niyo.
Saan tayo pupunta, Papa? Magbabakasyon. Ang sabi ni Doktora para maiwasan ko raw ang paglalasing. Kailangan lumayo muna ako dun sa lugar na hindi ako masusundan ng mga kaibigan ko, Lasengo. At para na rin makapag-isip-isip ako tungkol sa amin ng mama mo. Eh di hindi mo pupuntahan si mama, Papa. Ayaw niya nga makipag-usap sa akin eh. Tinawagan ko na siya kanina. Hindi sinagot ang tawag ko. Eh, Papa, ano na pong gagawin niyo? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit umabot sa ganito lahat, anak eh. Siguro nga, sugapa na ako, pero hindi ko kayang aminin. Lalayo muna ako para makapag-isip-isip ako. Uy, malalim na ang gabi. Itayo na natin ang tent para makapagpahinga ng lahat. Tutulong kami. Ay, hindi na. Ang mga lalaki ang bahala sa tent. Ihandaan nyo na ang mga gamit na pantulog. Boys! Itayo na ang tents! Magsisleep na tayo. Bukas, cave exploration tayo, ha? Okay, sige. Tatayo na kami dito. Okay dito. Baga mo. Magandang gabi, Bob, Sonia. Oh, Sarge! Kumusta? Ginagabi ka. Inaalam ko lang kung mayroon pang nasa labas ng bahay dito sa lugar natin. At nakita ko nagtayo kayo ng tent dito sa baba ng bundok. Camping lang, sir. May mga kasama kaming taga Maynila. Isang linggo sila rito sa atin. Ah, siya, sige. Ingat lang sa mga hayop sa gubat. At huwag na huwag kayong magkakalat. Oh, Sarge. Wala kang magiging problema sa mga kasama ko. Kung magkakaproblema, itawag nyo na agad ako sa presinto. Ah, yes, sir. Salamat ulit. Oh, tinatawag ako ng kasama ko. Bakit kaya? Parang may tawag sa radio at emergency. Oh, bakit, Rico? Ano nakita mo? Para kasi may tumakbo na mabilis. Sumusunod sa kotse natin. Isang tao, pero mabalay-ibo siya. Baba ang kamay at kumikinangama ako po niyang kumaluktot. Niloloko mo ba ako, ha? Detalyado nakita mo? Sa bilis ng pangyayari, napansin mo lahat ng detalyeng yon? Rico, gutom lang yan kung ano-ano iniisip mo. Pero hindi ako namamalikmata, Papa. May nakita ko! Totoo nakita ko! Salamat, Papa. Dito lang ako nakatikim ng papaitan. Masarap pala yun kahit may konting pait ang sabaw, no? Oh, eh, sayang nga eh. Walang alak dun sa restaurant, eh. Pa, kaya ka nga lumayo para umiwas sa paglalasing, hindi po ba? Nabanggit ko lang, anak. Sana kahit kaunti. Gusto ko sanang uminom eh. Kunti lang. Wow na kasi si Papa eh. Ay nako, ang mabuti pa, Papa. Ituloy na natin ang paglalakad patungo sa cottage na nirentahan natin, ha? Lakad muna tayo sa tabing dagat. Maninigarilyo lang ako. O siya, sige, Papa. Ano yun? Pinuloko mo ba ako, Rico? Papa, kasunod mula ako naglalakad. Ano ba yun? Kung hindi ikaw eh, saan nagaling yung ingay na narinig ko? Papa! Ha? Ano yun? Ba't ka ba sumisigaw? Nasa harap po, Papa! Nasa harap po! Ha? Ano yan? Ano nga yung yan? Papa! Mag! Pinagawa mo na ko, di mo tiyo ka! Hindi mo nangyari ko! Pinagawa na ka! Papa! Malakas siya, Papa! Malakas siya! Rico! Pinagawa! Ang pasig mo na ba ito? Tayo ka! Ito mga kayo sa'yo! No!
Tama na, Papa. Buti wala na siya na malay. Tayo na, anak. I-report natin ito sa pulisya. Naku, Papa. Bago lang po tayo rito. Saan po tayo makakahanap ng presinto at... Ayaw nga. At saka, paano ko napatay ko tong taong to? Naku, Papa. Hindi po siya tao. Paano sinasabi mo? Tinamaan siya ng liwanag ng buwan. Habang bumibiglas ako sa hawak niya, nakita ko ang mukha niya. Mabalahibo. May pangil siya. At ang mga kamay niya, mahaba ang kuko. Anak, pinaglalaroan ko na ng imahinasyon mo. Palibasa, malapit na tayo sa gubat at medyo madilim dito. Hindi nga, Papa, pero totoo nga po. Nang tamaan nga siya ng liwanag ng buwan, kanina siya ay... Oh, tingnan mo ngayon. Oh, nakahandusay na siya. Tao, Rico! Taong walang malay na nakahandusay sa buwanginan. Teka nga, Papa, parang dumudugo ang braso mo. Oh, tingnan mo. Hindi, wala yan. Magdadas sa gamot ito. Mabuti pa humingi tayo ng tulong sa pinakamalapit na bahay. Kailangan ma-report natin ito. Mahirap, baka mapagbintangan pa tayo. Siya una umatake sa atin at ipinagtanggulan natin sarili natin. Medyo malayong presinto sa lugar namin, pero sasamahan ko na kayo. Salamat po sa tulong nyo, ha, Aling... Mimay. Mimay ang pangalan ko. Bakit nyo pala gustong makausap ang hepe ng pulisya? May umatake ko kasi sa amin, malapit sa tabing dagat, eh. Opo, nanggaling siya sa gubat. Mabalahibo at may pangil at... Hindi, pasensya na ko kayo sa anak ko. Natakot ko kasi siya sa sumugod sa amin, pero... Nahampas ko ng bato yung tao. Iniwan na lang namin sa tabing dagat ng walang malay. Nako, sino kaya yon? Kakaunti lang naman kaming naninirahan dito. Pero tama ang pasya nyo. Dapat nga itong malaman ni Chief Dindo. Kung sino man ang umatake sa inyo, dapat siyang makulong. Ang tanong kung buhay pa po siya. Ano yon? Inampas ko ng malaking bato at nawala ng malay. Hindi namin natingnan kung humihinga pa ba o may pulso. Tumakbo na kami palayo, eh. Nakita namin yung bahay nyo, kaya sa inyo na kami humingi ng tulong para ma-report yung nangyari. Ano, Bob? May pulso pa ba ang lalaking yan? Chief, mukhang patay na to. Paano ho, Chief? Mananaguto ba kami? Pero kami po ang tinangkanyang saktan. Katunayan po, nasugatan sa braso si Papa. Pinalutan lang namin ang panyo kaya naampat ang pagdurugo. Chief, wala siyang armas na kahit ano sa tabi niya, oh. Pero may matalas na tumama sa akin, eh, nung sinugod niya kami. Papa, ang kanya maako ko. Sinabi ko na po yun sa inyo, eh. Ang mukha niya ng matamaan ng liwanag ng buwan, mapalahibo to. May pangil siya at mukha talagang halimaw. Sandali lang. Sa description mo, halimaw ang umatake sa inyo. Pero itong nakahandusay na tao at wala ng buhay, isa siyang karaniwang tao. Hindi naman mahaba ang kanyang mga kuko at wala siyang balahibo sa mukha. Nako, Chief, pagpasensyahan nyo na ang anak ko. Dala siguro ng matinding takot kaya kung ano-ano ho naiisip. Paano, Chief? Anong gagawin natin dito sa taong nakahandusay lang dito? Walang nakuhang ID ang mga tao mo. O ano man magbibigay pangalan sa namatay na to? Pagtapos na ang investigador dito, pakukuha ko sa puneraryang bangkay. Nagpunta pa naman kami rito para magbakasyon. Ngayon naman, ganito nangyari sa amin. Ako, sir, dapat mo siguro ipagamot ang mga sugat mo. Hindi na, kaya ko na itong gamot, eh. May first aid naman sa tinutuloyan namin, Kate Jen. Ikaw ang bahala. Pansamantala, hindi kayo pwedeng lumabas sa bayan namin hanggat hindi tapos ang investigasyon tungkol sa nangyaring ito, ha. Nang matanggap kong tawag ni Rico, pumunta agad ako rito. Ayos na ako, Eling. Nakapagtataka nga pumunta ka pa rito. Siguro, iniisip mo, sana napatay na ako ng lalaking yun. Mag-aaway na naman ba tayo? Kung hindi ka naniniwalang nag-aalala ako, hindi na kita pipilitin. Salamat sa dalaw, pero sa tingin ko, mas kailangan ni Rico na matingnan ni Dr. Janine. Bakit si Rico?
Pinagpipilitan niyang halimaw yung sumugod sa amin eh. Mabalahibo raw, may pangil, mahaba kuko at kung ano-ano pang pinagsasabi niya tungkol sa halimaw. Alvin, hindi kayo naapektuhan ang anak natin sa malimit nating pag-aaway? Eh, hindi ko masasabi yan. Kaya nga gusto ko sana na isama mo muna siya. Patingnan mo kay Dr. Janine. Ako dito na muna. Bakit hindi ka pa sumama sa amin? May sugat ka. Kailangan mo ring magpatingin sa doktor. Sinabi ng okay lang ako. Isa pa, bawal ako lumabas sa bayang ito eh. Pwede ko bang tingnan kung may alak sa loob ng cottage na to? Hindi, wag na. Huwag ka na mag-abala. Wala ka makikita. Patutunayan ko sa iyo na kaya kong lumaya sa bisyo ko na walang tumutulong sa akin na iba. Elaine, siguro nga naapektuhan lang si Rico ng magulo niyong relasyon ni Alvin. Doktora, sa tingin ko, lumilikha siya ng halimaw sa kanyang isipan. Ayaw niyang sisihin ang sino man sa inyo sa pansamantala niyong paghihiwalay. Kaya nag-iimbento siya ng halimaw na siyang nananakit sa kanilang mag-ama. Anong pwede kong gawin? I guess kahit hindi pa kayo okay ni Alvin, samahan mo sila. Try to show some support sa ginagawang effort ng asawa mo. Pero gusto ko muna sanang lumayo eh. Gawin mo para kay Rico. Samahan mo sila sa pagbabakasyon sa lugar na yun. Anong malay natin? Ito ang tuluyang bumago kay Alvin at maging maayos ng muli ang pagsasama niyo bilang mag-asawa. Siguro ba, dapat bumalik na rin kayo ng mga kasama mo. Sa totoong bahay, iligpit nyo na mga tent na itinayo nyo sa gubat. Ay, naku, pero Mother Mimay, isang linggo ang plano naming camping dito sa gubat. Pero mapanganib, hindi lang hayop ang gumagala rito. Ngayon napatunayan nating may mga dayo na rin at hindi basta dayo, may tangka silang masama. Oo nga, yung napatay at yung nakapatay, parehong dayo rito, Mother Mimay. Ano bang malay natin? Magkakasama talaga sila at mayroon silang hindi na pagkasunduan. Kaya pinatay nila yung isa nilang kasama. Sa tingin mo, yun ang nangyari? Oo, siguro. Kasi walang nakakakilala sa namatay at dayo rin dito. Yung nakapatay. Alam mo, Mother, kung meron dapat mag-ingat, ikaw yun eh. Matanda ka na at namumuhay ka mag-isa malapit sa gubat. Pero kayo'y narito sa ibaba ng bundok. Delikado. Dahil tent lamang ang pansamantala niyong tinutuluyan. Marami kami rito, Mother. Ano man ang umatake o magtangkang manakit sa amin. Kaya namin yung labanan dahil marami-rami kami dito. Ihatid mo lang ako, Mama. Hindi ko pa rin sasama sa bakasyon namin ni Papa? Pinag-iisipan ko pa ang sinabi ni Janine. Ma, nag-aalala na ako para kay Papa. Naiintindihan kita, Rico. At nag-aalala rin ako para sa'yo. Sa tingin mo, anak, talaga bang iniiwasan na ng Papa mo ang alak? Opo. Nakikita ko pong gusto talaga niya magbago at iwasan ang alak. At ayusin ang pagsasama po ninyo. Anak. Ma, bigyan mo ng isa pang chance si Papa. Please lang oh. Hindi naman talaga ako po pwedeng umalis sa lugar na ito habang iniimbestigahan yung pagkamatay ng umatake sa amin ni Rico eh. Pero ano ito? Biglang kumulat ang braso ko, may sugat. Parang may gustong kumawala sa buong pagkatao ko. Hindi ko na kaya. Nagmamagay turo ko! Wala akong makalis dito! Hindi akong makalis makita rin ko. Nagkaritong turo ko. Thank you.
Sonia, kausapin mo si Bob. Mas ligtas kung uuwi na kayo sa kanya-kanyang bahay. Okay lang kami, Mother Mimay. Huwag mo kaming alalahanin. Marami kami rito. Isa pa, may iniingatan kaming baril sa aming tent. Alam ba ni Chief Dindo na may baril kayo? Hunting rifle lang naman po. Hindi na kailangang ipagpaalam kay Epe. Pero Sonia, mas marami kayong babae sa grupo nyo. Hindi yan problema. Hindi porke babae ay mahina. Sige na, umuwi ka na, Mother Mimay. Ikaw ang mag-ingat. Sabi nga ni Bob, nag-iisa ka sa tirahan mo. Kaya ikaw ang nasa mas delikadong sitwasyon. Hello, Rico. Ano? Nakabalik na kayo sa nirentahan yung cottage? Opo, Doc. Pero hinahanap pa namin si Papa. Bakit? Masyado bang malaki ang cottage? Maraming kwarto? At kailangan nyo hanapin ang Papa mo? Kasi, Doc, wala si Papa dito sa cottage. Pero bukas pa ang binto. At may basag na tasa dito sa sahig. Naku po! Baka kailangan nyong i-report yan sa polis. Yun na nga po, pero hahanapin muna namin si Papa. Sige. Tawagan nyo ako kaagad kapag nakita nyo siya. Sige na, bye! Pa? Papa! Narito na kami ni Mama! Papa! Saan kaya siya nagpunta? Wala naman na wala sa mga gamit namin. Pero bakit siya umalis at iniwan na lang ng bukas ang pinto sa cottage? Kung lalayo naman ako para ipagpatuloy ang paghahanap sa kanya, baka may masalubong na naman ako na halimaw. Rico, subukan mo kayang tawagan ng Papa mo. Tinatawagan ko yung cellphone niya pero ring lang ng ring eh. Oh, siya, sige ma. Babalik na ako rin sa loob ng cottage. Nandiyan ang phone ko ah. Tatawagan ko po si Papa. Si Papa! Mas mabuting manatili na po muna tayo sa loob! Mas magiging ligtas tayo sa loob! Yes! Woohoo! Senita! Walang maglalasing ha! Maaga pa tayong gigising bukas. Ubusin na lang ang iniinom at matutulog na tayo. Sa ilog naman ang next adventure natin bukas. River rafting! River rafting! Ayos yan! Tulong! Tulong! Bob! Ano yun? Isang kasama nating nasa tent! Humihingi ng tulong! Ay, hindi, tingnan mo, Sonia! Dito lang kayo, ha! Mother Mimay! Mother Mimay! Tulong, Mother! Bob! Bakit? Naku, Mother! May umatake sa isa namin kasama! Anong atake? Inablot niya mula sa dito kasama namin! Dinala sa loob ng kuma! Bakit dito ka pumunta? May landline ka, di ba? Pakiusap na agad masigit dito! Sabi ni Sonia, may mga baril kayo. Bakit hindi niyo ginamit? Oo nga! Pero kung gagamitin namin yan, baka matamaan namin ang aming kasama! Kailangan namin ng malakas na ilaw para maasinta namin ang dumukot kay Angelo! Pero bakit ganyan ang takot sa mukha mo? Sino ba dumukot kay Angelo? Hindi sino! Kung hindi ano! Ano ba? Isang halimaw lang ngayon ka na nakita! Sama! Lapitan natin! Halika! Ah!
pa si Angelo! Pero ayaw siya bitiwan ng alimaw! Mga kasama, paputukan ng alimaw! Teka sandali, Chief! Baka tamaan ang kasama namin! Hindi! Mga kasama, paputukan niyo na! Papatayin niya ang biktima! Paputukan niyo! Mama, huwag ka lalabas ha! Ang papa mo! Nasaan ang papa mo? Baka naroon siya kung saan ang galing ang mga putok! Oo nga po, alam ko po. Nag-aalala nga po ako para kay papa. Pero malalagay din tayo sa panganib kung lalabas tayo. Ma, wala tayong magagawa sa ngayon kung hindi... Hintayin natin siya pumalik. At kung hindi man siya bumalik, kailangan maghintay tayo ng liwanag bago ituloy ang pag-aanap sa kanya. Natamaan niyo ba? Natamaan niyo yung taong lobo? Hindi sigurado. May nakadusay. Lapitan na natin. Sandali! Paano kung nakatakbo palayo yung halimaw? Paano kung bumalik siya at nukuti na naman ang isa sa atin? Tama siya, Baba. Kami na nga lalapit. Oh, baywan kayo rito ng inyong mga kasama. Pero po... Dito na lang tayo, Bob. Natatakot na ako talaga. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng halimaw. Itapat niyo ang flashlight sa bangkay. Hindi! Hello! Si Angelo, pare! Malakas ang taong lobo na gumawa nito. Pero nakatakbo siya. Kailangan masundan natin siya. Chief! Kumusta si Angelo? Wala na siya, Bob. Patay na siya. Baka mabuting umalis na tayo rito. Nasa panganib ang buong bayan. Kailangan mahanap namin ang halimaw na lobo! Bakit mo ba kami ayaw palapitin kay Angelo? Hindi mo nga siya dapat makita. Eh bakit nga, Chief? Kasama namin siya o kaibigan ko. Wala na siya. Patay na. Iuwi na lang namin siya sa kanyang pamilya. Wala na nga siyang ulo! Ha? Hindi! Pero paano? Kaya nga gusto kong umuwi na kayo. Itrangkan yung mabuting inyong mga bahay. Nasa panganib ang ating bayan. At hindi ko alam kung saan siya susunod na atake. Itrangka mong mabuti ang pinto mo, Mimay. Dindo, ang akala ko ba, kontrolado mo hindi na ang... Hindi siya nagmula sa ating angkan. Dayo ang mga taong ito. Kung ganon... Mag-ingat din kayo. Hindi na dapat makapatay pa ang taong lobo. Ayun na naman. Anong uri ng hayop ang nakakagawa ng ganung ingay? Parang nasa labas lang nitong cottage. Sisilipin ko rito sa bintana. Mama! Diyan ka na lang! Sisilipin ko lang dito sa bintana yung maingay, ha? Hindi! Halimaw na umatake sa amin! Ito mismo ang itsura niya! Kitang-kita ko sa liwanag ng buwan! Ang aparehong makapal na balahibo! Mahaba't maluktot na kuko! At ang mahabang pangil na! Tumingin siya rito sa bintana! Nakita kaya niya ako? Papasukan kami dito ni Mama! Hindi! Napatay na ni Papa ang halimaw! Kaya sino ang nasa labas na yun? Iba pa kaya ang halimaw sa lugar na to? Hindi! Mama! Arangan natin ang pinto!
May panganib sa labas, hindi siya dapat mapasok dito! Anong nangyari sa akin? At ano ikaw? Ulo ng tao! Bakit may hawak akong ulo ng tao? Ano nangyari sa damit ko? Wasak at may mga dugo! Hindi. Baka may makakita sa akin. Kailangan ko ibangon ito sa lupa. Kailangan ko ibangon itong ulo. Walang dapat makakita sa akin na hawak ko ang ulo ito. Mapanganib naman natili kayo rito sa gubat. Iligpit nyo na ang mga tent ninyo. Sige na, umuwi na kayo. Si Bob ho ang leader namin. Siya ang magpapasya kung saan kami manunuluyan. Inalok kayo ni Mimay na tumuloy muna sa bahay niya. Bakit hindi nyo tanggapin? Oo, Chief. Pero gusto rin ni Bob na magtulong-tulong kami sa paghahanap sa pumatay kay Angelo. Kasamahan namin siya. Kailangan bigyang katarungan namin ang pagkamatay niya. Tungkulin namin yan. Umasa kayo na gagawin ko ang lahat para mahanap ang taong lobo. Tiyak na aatake siyang muli. May marka ng dugo ang pinugot na ulo. Pinasundan ko na yan sa tauhan ko. Mabalitaan ko kayo kung ano man ang madiskubre namin. O siya, sige na, umalis na kayo rito para wala nang mabiktima pa sa inyo. Rigo! Rigo, anak! Alvin! Duguan ka! Wasak ang damit mo! Anong nangyari? Hindi ko rin alam, Elaine. Basta nagising na lang ako, nakahundusay ako sa labas. Ganito na itsura ko. Rigo! Magdala ka rito na tuwalya at malinis na dami! Magda, Rigo! Didiretso na lang ako sa banyo! Natakot kami kanina, may nakitang halimaw si Rico. Nasilip niya riyan sa bintana. Halimaw? Oo, kaya nga hindi ko agad nabuksan tong pinto. May inilagay kaming harang, natakot ang anak nating pasukin kami rito ng halimaw. Baka inatake ka ng halimaw, kaya ganyan ang itsura mo. Hindi ko alam. Wala akong maalala eh. Ang mabuti pa, pumasok ka na. Papupuntahin ko rito si Doktora Janine. Kailangan matingnan ka rin niya. Ang dami mong sugat, nagdudugo ka pa. Maalala kung nasan ka kagabi? Pero pagdating dito ni Nariko at Elaine, wala ka. Hinanap ka nila, alam mo ba yun? Hindi. Okay na ako, Doc. Malinis na mga sugat ko, nabalot na ng mga gasa. Natatakot si Rico sa nangyayari sa lugar na to. Gusto niyang bumalik na lang kayo sa Maynila. Gustuhin ko man ho, Doktora. Under investigation pa ako. Nagbilin yung chief. Hanggat hindi natatapos ang investigasyon ng lalaking na patay ko, hindi po ako maaaring lumabas ng bayang ito. Tapatin mo ko. Bumalik ka ba sa pag-inom ng alak? Hindi. Maaari kasing nag-blackout ka dahil sa matinding kalasingan. Tumikim ako. May nakita akong tindahan ng alak. Aminin ko, tumikim nga ako, pero hindi ako nalasing. Ang huli ko naaalala, bumalik ako sa cottage, nagkape ako. Hinihintay ko si Rico. Hindi ko alam na nakabalik na pala si Elaine eh. At yun lang ang naaalala ko. Hindi ko talaga matandaan bakit wasak-wasak ang damit ko at duguan ako. Lalo na yung... Hindi, wala. Hindi niya maaaring malaman yung tungkol sa pukot na ulo. Alvin, meron kang hindi sinasabi sa akin. Wala, Doktora. Mas mabuti po na bumalik na lang kayo sa Maynila. Wala akong diferensya. At natitiyak kong wala rin yung problema kay Rico. Meron pa. Ano maaaring maging problema sa anak ko? Ipinipilit niyang nakita niya kaninang madaling araw ang kaparehong nilalang na napatay mo. Yung umatake sa inyo, nakita niya itong muli kanina.
Nahihiwagaan din ako sa nangyayari kay Alvin. May isa pa akong napansin. Yung sugat niya sa braso. Yung una niyang sugat. Madali itong naghilom. Halos wala nang bakas. Pero may bago siyang mga sugat. Parang tama ng bala, pero bakit at saan niya yun nakuha? Tao po! Tao po! Ako na, Janine. Hintayin mo na si Alvin. Ihahatid ka niya sa terminal ng bus. Ah, magandang araw ho. Nasaan ho si na Alvin at Rico? Ah, nasa loob ho silang dalawa. May mga sugat si Alvin kaya ay pinagamot namin. Ho, eh, bakit ho? Ano ho nangyari? Hindi rin niya maipaliwanag eh. Ay, pwede ko ho ba siya makausap saglit? Ah, sige ho. Pero, sino ho ba kayo? Ah, pasensya na. Ako nga pala ang police chief dito. Chief Dindo. Ah, pasensya na rin. Nakita kong naka-uniform ka pero... Ay, pasensya na. Chief, ano ang problema? Hindi naman ho ako umalis tulad ng bilin nyo. Kasi, ano nangyari sa'yo? Bakit marami kang sugat? Hindi ko rin ho alam, Chief. Wala ho akong matanda sa nangyari sa akin eh. O siya, sige. Mas mabuti siguro magpahinga ka na muna. Pero, pakiusap, huwag muna kayo lumabas. Hinahanap namin ng taong lobo na umatake sa isa sa mga nagka-camping sa paanan ng bundok. Taong lobo? Kung ganun, totoong may halimaw? Eh, ganun na nga. Chief, kailangan kong ihatid sa terminal ng bus ang doktor ho namin. Kung kailangan maghatid, gawin nyo bago dumilim. Pero, marami kang sugat, Alvin. Mas delikado kung magmamaneho ka pa. Kaya ko, Chief. Sa totoo lang ho, hindi ko alam kung paano ako nasugatan. Nagising na lang ho ako, nakahandusay ako sa psych. Dindo, sinasabi mo ba sa akin na ang bakas na mga dugo huminto sa cottage ni na Alvin? Oh, Mimay. Kaya malakas ang kutob kong si Alvin, ang taong lobo. Bakit hindi mo pa siya kinuha? Maaaring makapatay siyang muli. Pasusundan ko siya hangat hindi siya nagpapalit ng anyo. Wala kaming matibay na ebidensya na siya nga ang taong lobo. Isa pa, gusto kong matiyak na wala siyang ibang kasama. Na walang bagong kuta ng taong lobo sa lugar natin. May isa pang paraan. Dapat ay ikulong mo na siya. At doon mo abangan kung magpapalitan niyo siya. Mas ligtas ang ganong paraan. Ligtas para sa kanya at ligtas para sa ating lahat. Kapag naayos na ang problema dito sa probinsya, mas makabubuting bumalik na kayo sa Maynila. Alvin, naintindihan mo ba ako? Ano ba nangyayari sa'yo? Nag-aalala kasi ako kay Rico. Parang hindi nakakaputi sa kanyang pagpunta niya rito. Lalo siyang natatakot sa sinasabi niyang nilalang. Lalo pa ngayon, ang mismong police chief ang nagkumpirma na may nilalang ngang gumagala. Pwede ko lang kayo! Pwede ko lang mapigil! Langit! Alvin! Nagbabago ang iyong anyo! Tumabuhan ka niya rin! Tama! Hindi ako makakilos! Hindi! Ikaw ang taong yabang! Yeah!
patay na ang babae nito. Kilala niyo ba siya, Chief? Bisita ito ni na Alvin. Ang natatandaan ko, tinawag nila itong doktor. Doktor pala siya? Pero halos mapugot din ang kanyang ulo. Tulad ng nangyari kay Angelo. Chief! 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 Nabaril kay tao, lobo! Tumak mo siya palayo, pero sigurado ko natamaan ko siya! Pilak na palang ginamit ko panlaban mismo sa mga maligno! Saan siya tumakbo? Sa loob ng gubat! Susundan ko sana siya para tapusin na pinigilan lang ako ng mga kasama ko. Dahil mapanganib na ikaw lamang ang sumugot doon. Wala na tayong magagawa para sa babaeng to sa loob ng kotse. Sumama ka sa akin, Bob. Susundan natin ang taong lobo. Talasan mo ang pakiramdam mo, Bob. Oo, Chief. Teka ito. Mga patak ng dugo. Kung ganun, nasugatan mo nga ang halimaw. Teka, Chief. Paano kung hindi siya nag-iisa? Paano kung pabalik siya sa lugar nila? Malalaman natin yan, Bob. Pero ngayon, kailangan sundan natin ang mga patak ng dugo para masiguro natin kung napuruhan mo siya at kung saan siya pupunta. Tama ang naisip ni Dindo. Kailangang hayaan niyang mabuhay si Alvin. Para kung pupunta ito sa kuta ng mga lobo, malaman namin kung saan nagkukuta ang kanilang grupo. At saka kami kikilos para sila pigilan sa pagpatay. Pero sana makaligtas si Dindo, matagal na siyang hindi nagpapalitan niyo. At ang lakas niya bilang karaniwang tao ay hindi pwedeng itapat sa lakas ng isang taong lobo. Dito ko nakita ni binaon ng halimaw yung hawak niyang pugot ng ulo. Hindi. Narito nga. Ang ulo ng tao ito nga yun. Ang halimaw! Ako sa bagaw! Sino ka? Ikaw ang naglibig ng ulog to! Ikaw ang pumatay dito sa... Pringo! Papa! Nagbalik ka sa pagiging tao! Ikaw ang... Papa! Nawalan siya ng malay! Isang taong lobo! Papa! Papa! Rico! Anong ginagawa mo? Ma! Si Papa ang halima! Ikinulong ko siya kanito sa kwarto! Hindi po siya dapat makalabas dito. Nababaliw ka na. Ang imahinasyon mo, ang mga nakikita mo, lahat yan nasa isip mo lang. Ma! Mamaniwala ka naman sa akin. Si Papa ang halimaw. Nakita ko nagbago ang kanyang anyo. Hindi totoo yan. Itigil mong pagpapako ng pinto. Tumigil ka. Si Papa nga po. Nagbago ang anyo na naman siya. Nagiging halimaw na naman siya. Alvin! Alvin! Magsalita ka, sabihin mo sa anak nating nagkakamali siya. Hindi totoong ikaw ang halimaw! Ma! Umusarin niya ang pinto! Umalis na tayo rito! Hindi! Paano papa mo nasa loob siya? Papatayin siya ng halimaw! Hindi nga, ma! Siya nga halimaw! Si Papa mismo! Hindi! Hindi yung totoo! Papa! Si Papa, Papa! Tulungan niyo siya! Naroon sa loob ang halimaw! Tayo na ba? Bumalis na tayo! Oo, oh, Chief! Dito natin tatapusin ang halimaw niyan! Masugat siya! Matama ng baril! Mamamatay na rin niya!
Naburuhan mo siya, Bob. Lumayo ka sa kanya. Tatapusin na namin siya. Maawa kayo kay Papa. Pinatay niya ang kasama namin. Buhay ang inutang. Buhay niya rin ang kapayaran. Lumayo ka na riyan, bata. Yang halimaw lang ang pakay namin. Umalis ka na bago ka panyatakihin. Pinatay nila si Papa. Pinatay nila si Papa. Rico, naniniwala na ako. Nung nalagutan siya ng hininga, nakita ko nagbago ang kanyang anyo. Nagbalik siya sa pagiging tao. Nagbalik siya sa pagiging ama mo. Mama! Pero may sugat ka. Sinakmal ako ni Papa. Dito sa likod ko. Rico, magiging katulad ka niya. Dago mo ako, Mama. Ayaw pumatay. Ayaw maghihalimaw. Rico, hindi ka magiging halimaw. Ano pong ibig niyo sabihin, Chief? Isasama ko kayo kay Bimay. Siya magpapaliwanag sa inyo. Tayo na. Sumama ka, Elaine. Si Dindo ay mula sa lahi ng mga taong lobo. Hindi. Ibig bang sabihin, ang lugar na to, pugad ng mga taong lobo? Kami na lang ang nalalabi sa lahi namin. May tinuturo kami gamot para hindi kami magpalit anyo. Maraming taon ng tahimik at normal ang lugar na ito. Nagulat nga kami na magkaroon ng taong lobo. Naisip ni Dindo, may dumayo sa aming bayan na hindi namin kalahi. Alam naming magpapalit anyo si Alvin. Hinintay namin itong mangyari sa pag-asang may kuta ang mga dayo at pupuntahan ito ni Alvin. E di kung ganun po, pwede sana nailigtas niyo si Papa. Oo, at aaminin ko nagkamali kami. Pero hindi namin hahayaang maging taong lobo ka rin. Bibigyan ka namin ng gamot na itinuturok para hindi ka magpalit anyo. Pero kailangan manatili ka na sa poder namin para patuloy ka naming maprotektahan. Hindi ko alam. Hindi ko matanggap. Baka siya lalayunin namin ni Papa sa lugar na to. Pero ngayon, tigula na siya. Ito ay pwede rin maging halimaw tulad niya. Iligtas niya si Rico. Ayoko siya maging taong lobo. Tanggapin niyo ang alok namin. Manatili na kayo rito at paprotektahan namin kayo. Isang sumpa ang maging taong lobo. Pero hanggat buhay kami ni Dindo, hindi ka magiging halimaw, Rico. Hindi ka papatay tulad ng isang taong lobo.